Idinadaan na raw sa mga tagong pagpupulong ng ilang mga mambabatas ang pagdidikta kung ano-anong programa nila ang mapupondoan ngayong taong ito. At kahit na ipinagbawal na ng Korte Suprema ang pork barrel, humahanap pa rin daw ng paraan ng ilang kongresista para mapondoan ang kanilang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusivo! Palihim at impormal daw ang mga nagaganap ngayong pulong ng ilang mga mambabatas at mga opisyal ng gabinete. Ang agenda raw, pagdikta ng ilang mga mambabatas ng mga proyekto nila para sa taong ito. Ganyan ang ginagawa dati nung meron pang pork barrel. Pero dahil mismong Korte Suprema na ang nagbawal sa pork barrel fund, bawal na ang paglilista ng mga proyekto ng mambabatas kung pasado na ang budget. Gayunman, ayon kay ACT Party List Representative Antonio Tino, sa mga pulong na pag-uusapan kung paano raw paiikutin ang desisyon ng Supreme Court para mapakinabangan pa rin ng mga kongresista ang pork barrel nila. Pinamimigay daw ang ganitong form kung saan pwedeng ilista ng ilang mga kongresista ang mga proyekto nila ngayong taon. All informal, all unofficial, all deniable. Merong mga opisyal ng mga department na may pondo ng pork na nagpupunta mismo rito ang nakikipag-usap sa mga small groups of congressmen. No? At doon nagkakalinawan kung paano yung pag-access ng kanilang pork. Mas nakakabahala raw ang mga informal agreement na ito. Pwede raw kasing pakialaman ng mambabatas ang implementasyon ng napiling proyekto kaya malapit pa rin sa abuso. At dahil sa ahensya na kalagak ang pondo, hindi lalabas sa audit ang aabusong kongresista. Eh paano ngayon? No? Officially, hindi na mahahabol yung kongresista. Bagaman nakasawsaw pa rin, paano ma-audit ng COA yung opisina ng kongresista? Tumangging magbigay ng pahayag si Budget Secretary Butch Abad Uko dito. Itinanggi naman na kahapon ni House Speaker Sonny Belmonte na galing sa kanyang opisina ang pinaiikot na form. Ang ilang kongresista naman na na-interview namin, nagulat na may ganito raw na impormal na pag-uusap. Yung PDAF natin talaga totally wala na, abolished na talaga. When you say hidden pork, it is projects that are determined out of our discretion, wala. Sabi naman ni DPWH Secretary Rogelio Singson, makakatikim ang mambabatas na susubukang pagkakitaan ang proyekto. Sana naman wag nila akong subukan. Baka gusto nilang masampulan, no? Sabi pa ni Tino, hindi makalulusot ang mga ganitong impormal na usapan sa pork kung walang basbas ng palasyo. Sagot naman ng Malacanang, wala pong basbas yan, wala po kaming kinalaman dyan. Wala pong batayan yung mga paratang laban sa executive branch sa hinggil dyan. Sapagkat sinusunod po natin yung kautusan ng Korte Suprema hinggil sa pagiging unconstitutional. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.